Hello guys, ano? So ito yung reading natin ha for fire sign Aries, Leo and Sagittarius. Yeah, fire sign na tayo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, alam mo nang gagawin, subscribe na lang. Hit the notification bell. Ma-appreciate ko yung likes, comments and shares. Kung gusto mo magpa-personal reading Jing Tarot Reader, search mo lang siya sa Facebook. Tsaka magbibigay siya ng personal reading, ha? Mamimili siya sa comment section natin. Sana mapili ka niya. Mag-comment ka lang sa mga videos sa mga channels natin. And kung gusto mo magpa-personal reading, pwede naman doon sa aking friend, Jing Tarot Reader. Ako po hindi pa ako nagpa-personal reading. Pero kung gusto mo, mag-comment ka doon sa aking page din sa Facebook. Manguhula ng Kapalaran by Unicorn Princess Tarot. Mag-comment ka lang. I-comment mo yung palad mo. Malay mo, mabigyan kita ng konting hint, konting tulong, or konting guidance, no, regarding sa palm mo. So, i-comment mo siya sa mga videos ko doon or anything doon sa aking page. Okay. And then, of course, follow mo na rin ako sa TikTok. Unicorn Princess Tarot. Page of Wands is here. Tell me more for fire sign. King of Wands. Ayan, napakagandang card. Nine of Pentacles, tell me more for fire sign. The Devil. Okay. Bottom of the deck is the High Priestess. This is general love reading, by the way, ha. Ito pwede magkapalit-palit roles. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yun. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw. So pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. I can see nagkakaroon ng problema, no? Kasi dito sa communication nito, connection with this person, nakakakita tayo ng parang someone here is more on money, you know, and then the other person, I feel like may communication sa inyo pero hindi masyadong maganda. I feel like with the Devil, puro pangit or puro hindi na magaganda yung iniisip mo regarding this person. Tell me why. Ano ba yung mga nasa isipan ninyo ng person ito? The Wheel of Fortune is here. This is your thoughts towards your person. Followed by the Seven of Cups. At saka the Seven of Pentacles. How about your person? Ano nasa isip niya? For fire sign, please. Yung iba sa inyo, yung person mo yung mas nagbibigay sa connection na ito. Four of Pentacles, Three of Cups. I feel like itong person na ito, gusto niya makipag-communicate ka sa kanya. This person loves you so much. Mahal ka niya eh. With the Four of Pentacles, parang something na nag-iipon siya or nagpo-focus siya sa pag-iipon. I feel like gusto niyang magkaroon ng reconciliation sa inyong dalawa. Yung iba pwede may children na involved. For some of you, ikaw ito na parang mahirap ka kasing intindihin sa totoo lang para sa person na ito. Pero ikaw kasi gusto mo lang magkaroon ng pagbabago regarding sa pera, sa finances, sa karir mo. With the Seven of Cups, maraming kang plano, maraming kang dreams, and you want na
mangyari or maisakatuparan kung ano man itong mga bagay na minamanifest mo. Seven of Pentacles, I feel like there's growth. May growth para sa'yo, pero hindi ganun kalaki financially. So, I don't know. Nakakita kasi ako ng mga kakumpetensya mo eh. Competition. Regarding sa person na ito, hindi siya yung priority mo ngayon eh. Hindi. So, kaya nagkakaroon ng problema or disconnection or problem sa connection na ito, ayun ay dahil may iba ka pang priority at hindi ito yung taong yun. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa? You're the Queen of Wands. Tell me more. For fire sign. Yung iba, you could be a cross watcher. Nakakakuha tayo ng cross watcher energy. Six of Cups is here, or maybe you're dealing with the past. Strength card. This is Leo energy. Major Arcana. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. Meron dito is the Eight of Pentacles. For fire sign, Eight of Swords. One more card. Page of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, energy. I mean, all the signs naman ay nandito. So, energies lang yan. Cancer, Scorpio, Pisces is also here. Hindi ko alam kung bakit ka nag-iisip ng ganyan. Yung iba sa inyo, pwedeng kaya ka ganyan na nape-pressure ka. May nagpe-pressure sa'yo. I feel like parang wala kang choice kundi mag-isip regarding talaga sa finances or career mo. With the Queen of Wands, regarding sa emotion mo para sa kanya, pwedeng sinabi mo na yon in the past sa taong to. Yung iba, kung may relasyon kayo, may connection, pwedeng sinasabi mo lagi sa kanya, mahal mo siya. Pero minsan kasi, hindi enough yon. Parang kailangan din niyang maramdaman. Kailangan niya ng, kumbaga, you know, kailangan niya maramdaman at saka ipakita mo sa kanya. Kasi parang, itong person na to with the Eight of Swords, napapanghinaan siya ng loob. Ayaw niya ng magtanong, ayaw niyang gumawa ng something na dahilan para hindi mo siya kausapin. Kasi gusto niya nga ng communication sa inyong dalawa. With the Page of Pentacles, I feel like itong person na ito, hindi niya maintindihan kung ano yung gusto mo mangyari sa financial matter mo dahil pwedeng hindi mo naman sinasabi sa kanya yung regarding dito. With the Eight of Pentacles, I can feel like yung person na ito is, alam mo yun, nagpapaka-busy na lang siya. But deep inside, gusto niya malaman kung ano yung mga decision mo ba sa buhay. At gusto niya rin malaman yung regarding sa emotions mo para sa kanya. Kasi itong person na ito, sinabi ko nga sa'yo kanina, mahal ka niya noon pa. Mahal ka niya hanggang ngayon. This person loves you a lot. Kaya nga willing siya intindihin ka kasi mahal ka niya eh. Hindi siya mag-iintindi ng ganyan sa'yo kung hindi ka niya mahal, kung hindi ka mahalaga para sa kanya. Pero gusto naman niya na sana maibalik mo rin naman sa kanya kung ano man yung pag-iintindi at pagmamahal na ibinibigay niya. So, what will happen in the future for you, fire sign? In the near future for fire sign, please. In the near future for fire sign, the tower is here. Knight of Wands. Knight of Cups, and you do have here the Death card. Six of Wands, Four of Cups, and the Knight of Pentacles. Actually, tatlo na yung ano, Knight na nagpakita sa atin, wherein apat lang talaga yon sa Tarot, Decks, Temperance, and Magician. Bottom of the deck is the Ace of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. In the future, there's possible separation, disconnection sa inyong dalawa nitong taong to. Lalo na, nandito yung Tower, tapos yung Death card is also here. So, there's definitely
separation sa inyong dalawa. Ikaw, ito na mas nakikita natin umaalis, umiiwas because, I don't know, alam mo yung reason mo kung bakit gusto mong tapusin yung connection mo with this person is sa ngayon, hindi siya masyadong matibay eh. Kung bakit hindi siya pwedeng basta-basta na lang i-end. But in the future, eventually, nakikita natin na i-end mo. And with the Six of Wands, this person, I feel like well-guided siya eh. Mas magko-concentrate siya sa healing in the near future. This person, siya yung nakikita natin na naghihintay. Siya yung matibay sa connection ninyong dalawa. And with the Magician, I feel like hindi niya sasabihin sa yung naghihintay pa siya, pero deep inside, naghihintay pa rin siya. So in the future, nandun yung paghihintay, magkaroon man ng separation sa inyong dalawa. Okay? I feel like hindi na siya sure regarding sa pagmamahal mo. And in the future, maaaring mas lalong hindi niya pa rin sure yung regarding sa emosyon mo, pero nandun pa rin siya para intindihin, unawain kung ano yung mga magiging decision mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.